Nagdulot naman ng takot sa mga residente ang pinagbalata ng dambuhalang sawa na nakita malapit sa kabahayan sa Calasau, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio. Balot ng takot ngayon ang ilang residente sa Sitio Nibaliw, Barangay Bud, Calasau, Pangasinan. Hindi dahil sa multo o mga kawatan, kundi dahil sa dambuhalang sawa. Nagsimula ang pangamba ng mga residente nang makita sa bukid, malapit sa mga kabahayan, ang dambuhalang pinagbalata ng ahas o hunos. Ang hunos, sing laki ng poste ng kuryente at nasa 16 na talampakan ng haba. May malit akong bata, pumupunta pa dun sa bukid. Baka mamaya, hanapin ko yung anak ko, ano pala ng ahas. Eh, gusto ko mahanap yun para hindi na kami takot dito. Bago pa nakitang pinagbalatan ng sawa, sunod-sunod manong nawalan ng alagang manok at aso ang mga residente. Maaring ang sawa raw ang nasa likod ng pagkawala ng mga alagang hayop. Natatakot po kami dahil may mga bata kami dito. Tapos malapit lang po kasi dun sa bahay namin yung nakuha yung dambuhalang lupos ng ahas na yun. Yung aso namin, na magandang klaseng aso yun eh. Nawala siya, ito lang siguro mga January. Nananawagan ng mga residente ng tulong para mahuli ang sawa sa lugar. Maganda po sana makipag-coordinate po sila sa amin para ma-inform din po namin yung team na pupunta po sa kanila. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, kung pagbabasehan ng haba at balat ng sawa, maaaring isa itong reticulated phyton. Madalas magambala ang mga sawa tuwing mainit ang panahon, kaya lumalabas sa kanilang lungga. Agresibo rin daw ang mga sawa sa ganitong panahon dahil breeding season nila. Cause din sa paglabas ng mga ahas, yun sa weather, sa kind destruction ng sa mga habitat. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio. One North, Central Luzon.